Ang susunod na programa ay may tema at eksenang hindi angkop sa mga batang nanonood. Patnubay ng magulang ang kailangan. Travel on, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand. Sa umuusad na panahon ng teknolohiya at industrialisasyon, hindi may tatanggi na nakikisabay ang Pilipinas sa pagunlad ng panahon. Ngunit hindi pa rin natin maikukubli na bagamat tayo umuusad, ang isa sa pinakamatagal na nating problema sa ating bansa, ang traffic. Times you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door, where blues won't haunt you anymore, where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today. Lalong sumitikip yung kalsada, lalong nagkakaroon ng traffic. Mati kadami na ng mga lalong sasakyan. Hindi ko alam. Ayan ang kumayang kung nabutin talaga yan. Hindi na alam ang tubot ng traffic yan. Ano nga ba talaga ang kahulugan ng traffic? Ayon sa mga dalubhasa, ang traffic ay ang paggalaw ng mga sasakyan sa isang daanan o sa madaling salita, ang daanan ng mga sasakyan. Ang salitang traffic ay nangangahulugan din ng kalakalan. Ito ay ang transportasyon ng mga kalakal mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar. Lubos ngang malawak ang traffic, ngunit papaano ba ito nagsimula? Ayon sa isinagawang mga pananaliksik, ang traffic ay nagsimula noong panahon ng eksplorasyon at kolonyalismo. Pinaumpisahan ng mga Europeo kung saan naisip nilang magsagawa ng kaayusan ukol sa daloy ng mga sasakyan para mas mapadali ang transportasyon ng mga produkto sa kanya-kanyang mga bayan. Nang maimbento ang sasakyang digulong, pinaumpisahan na rin ang paggawa ng mga daanan para mas mapabilis ang proseso ng kalakal at transportasyon. Mas lalo pang napadali ang proseso nang maimbento ang traffic light noong 1868 ni Garrett Morgan para makatulong sa mga mamamayan. At simula noon, naging mahalaga na ang traffic sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Kung ganun, sadyang napakalawak ng traffic, subalit lingid ito sa kaalaman ng karamihang Pilipino. Lubos nilang hindi maintindihan ang tunay na kahulugan ng traffic, sapagkat para sa kanila, ang traffic ay ang simpleng pagbuhol-buhol ng mga sasakyan sa kalsadahan. Ito ang matagal nang nakatatak sa isipan ng mga mamamayang Pilipino. Kaya, sino ba ang may problema? Ano ba ang problema? Ating alamin at kumpirmahin. Magdadrive ako hanggang Baguio. Ano po ba yung unang problema po kung bakit po nagkakaroon ng traffic? Traffic ni what hindi ka makakarayo biyahe. At ano ka sa oras? Bawal din, patas.
Kagaya pag maluwag, maraming pasahero. Nangikot na. Sumadami yan, kaya nagiging traffic. Kasi sadami yan ang mga raming sasakyan. Sa ngayon, sa dahilan. Pangalawa, minsan may mga loko rin mga driver. Na hindi naman dapat huminto. Pero minsan nagkapakain ang pasahero, mga taxi driver, lalo tayo sa mga bus. Pangatlo, mga truck. Sa rin yun, kasi sa laki nila, yung volume nila, kasi pa, pupunta na Metro Manila, pag hindi mo sila inalo, dumadami na dumadami. Kaya pagdating na sa laki ng widening ng kali, hindi na magkasya. Mismanagement yun eh. Nasa, ano yan, yung bawat sa traffic. Bawa, pag-compare natin sa ibig di, sila yung may ride sa bawat dyan, sa LTA Party, LTO, nasa kanilang problema. Dapat sinusolusyonan yan. Wala sa mamamayan. Kasi ang mga mamamayan, hanggang may pera yun, bibili yan. Kami yan dito, number one tao, at marunong sumunod, kaya yung bawal sa mga may tatang. Kailangan talaga ang mga driver at saka ang pasahero, pati mga nagkakasya, kailangan disiplina. Kaya lang siya, ano ba ang makakahita? Dapat hindi na bawal. Kaso ang pasahero, kinahayaan naman din yung mga left-turn dyan, bawat yung contention, may left-turn, U-turn. Puro dagdag ano pa, kumbaga yung mga lumang sasakyan kailangan nang i-demoralize na yan. Kasi hindi na ano yan eh. Kumbaga, compare mo sa ibang bansa, pag inabot ng 5 years, dapat palit na sasakyan mo. Dito kasi sa atin, moron remedies eh. Lalong sumisikip yung kalsada, lalong nagkakaroon ng traffic. Dapat tigpitan nila. Pagkahin nyo nyo na, hanapin ang registro nyo sa sakyan. Sa tingin niyo po ba kapag nangyari po na hinigpitan po yung sistema po na yan, tingin niyo po luluwag po mismo ang traffic? Ang main ano namin sa pagka-traffic, maluwagin ang kakalsadaan. At para din sa mga vehicular driver na iwa, ina-apply namin yung mga malamag sa batas namin. Ako'y isang mabuting Pilipino. Minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin. Sinusunod ko ang kanyang mga alituntunin. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Sumasakay ako sa tamang sakayan. Pumipila at di nakikipag-unahan. At di ako pasiga-siga sa lansangan. Nagbababa ako sa tamang babaan. Hindi nakahambalang parang walang pakialam. Pinagbibigyan ko mga tumatawid sa kalsada. Humihinto ako pag ang ilaw ay pula. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin. Sinusunod ko ang kanyang mga alituntunin. Hindi ako nangungutong o nagbibigay ng lagay. Tiket lamang ang tinatanggap kong ibinibigay. Ako'y nakatayo doon mismo sa kanto at di nagtatago sa ilalim ng puno. Hindi ako nagkakalat ng basura sa lansangan. Hindi bumubuga ng usok ang aking sasakyan. Inaayos ko ang mga kalat sa basurahan. Inaalagaan ko ang ating kapaligiran. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Minamahal ko ang
isunod ko ang kanyang mga alituntunin. Wow, wow. Batay sa mga nakalap naming impormasyon, ang kakulangan ng disiplina ng mga driver at pati na rin ng mga kapulisan ang sanhi ng traffic sa ating bansa. Ang mga nasabing solusyon sa aming documentary ay magsilbisa ng paraan upang malunasan na ang laganap na traffic sa bansa. Tila hindi ata tugma ang kahulugan ng traffic sa ating kasalukuyang lagay ng trapiko. Kung ang traffic ay ginawa para mapabilis ang takbo ng buhay, bakit ito pa ang nagiging sanhi kung bakit bumabagal ang pag-unlad ng Pilipinas? Nawa ay may napulot kayong impormasyon sa aming documentary. Ito po si Michael Prado, Niño Basas, at Jeffrey Cercidillo. At ito ang aming Docu! Magdadrive ako hanggang Biko. Magdadrive ako hanggang Batangas. Tapos magsiswimming doon sa beach. Isasama ko ang girlfriend ko. Isasama ko kahit sinong may gusto. Kahit may kasama siyang aso. Basta't meron siyang maong sariling buto. Magdadala ako ng pagkain. Burger, fries, tatsilog, at syoka. Tingin kayo! Hindi matatawagan ng Pilipinas. Magdadrive ako hanggang Visayas. Magdadrive ako hanggang Magdadrive ako sa tingin mo ba nakakatulong yung ginagawa mo sa paggawa natin ng report? Lalagay ko ito sa Facebook, magkakaroon ako sa tatay mo. Magdadrive ako hanggang buwan. Please, please lang tuluan nyo akong mag-ride. Gusto kong matuto. Hindi, ikaw, Ton, lalabas ka dyan bigla. Go.